Hi mga Dera! So ngayon nga palang araw ay uwi kami ng Quezon para i-surprise yung biyanan ko na nanay ng asawa ko. So magpo-birthday kasi siya ng July 27. So ngayon kasi tsaka bukas yung off ko, kaya ngayon kami uuwi. So later, papakita ko sa inyo magiging reaction kasi walang kalam-alam yung biyanan ko. Siyempre, bago tayo umalis at bumiyahe, ay kailangan muna natin mag-full tank ng sasakyan. Galante naman pala si Lolo Ador, magkano kaya ang tip na binigay niya? After 30 minutes, mga mahadera, nakarating na kami dito sa may Pililla Rizal. Hindi na nga pala ako masyado nakapag-video sa kalsada dahil sobrang dilim pa nung kami umalis. Nung nagliwanag na ay nandito na kami sa Fami Laguna. Kung kayo nga ay makakadaan dito sa may Lumban, Laguna, napakaganda ng view dito, kaya pwede kayo mag-stop over. Mahadera, nandito na po kami sa Lumban. So, konting oras na lang, makakarating na kami sa Quezon. Excited na ito. Nasa likod ko, makita ang kanyang naray. Pagpasensya nyo na at sobrang puyat ko ay nakatulog ako sa sasakyan. Pagising ko ay nandito na kami sa may Pagsanhan, Laguna. Kada mapapadaan nga kami dito ay hindi ko talaga maiwasang mapatingin dito sa napakagandang simbahan. Ang kasunod nga pala na bayan ng Pagsanhan ay itong Cavinti. At kung kayo naman ay mapapadaan dito sa Via Rosary, pwede kayong bumili ng napakasarap nilang bibingka. After ilang oras ng biyahe ay nandito na kami sa Tayabas, Quezon. Ito nga pala yung lagi namin tinitignan na resort, ang nawawalang paraiso. Sobrang lapit na nga namin sa Sariaya, Quezon dahil nandito na kami sa may Kalumpang. Ay mga mahadera, nandito na nga kami sa Pure Gold Sariaya. So dumaan muna kami para pumili ng mga lulutuin mamaya sa pag-surprise namin kay nanay. So mamimili muna kami. At dahil may kalayuan nga ng konti ang bayan doon sa tinitirahan ng aking biyanan, dumaan na kami sa grocery para mamili. Konti lang naman ang aming bibilhin dahil nga simpleng salo-salo lang naman itong gagawin namin. Bali, ang bibilhin nga pala namin dito sa Pure Gold ay yung para doon sa lulutuin ko na no-bake macaroni. Ito nga palang Pure Gold Sariaya ay bagong tayo lang. Hindi ko lang alam kung gaano katagal na, pero nung nakatira kami dito ay wala pa ito. Kaya naman laking tuwa ng mga residente dito. Natapos na nga kami mamili at ito, magbabayad na kami. Nagtataka siguro si ate kung bakit nagtitik ako ng video at ayan, napatingin pa nga siya. After nga namin sa Pure Gold, dumaan naman kami sa tiyahin ng aking asawa para mamili ng pangrikado doon sa pansit na lulutuin. Nagulat nga ang aming tiyahin dahil biglaan nga ang aming pag-uwi at syempre, kwinento na namin ang aming plano. Kung kayo nga ay laging dumadaan dito sa Tumbaga 1, dito na kayo bumili ng gulay. Sobrang lapit na nga namin sa bahay ng kuya niyo kung saan gaganapin ang pag-surprise namin kay nanay. Ayan, nandito na po kami sa Quezon Province, mga mahadera. Ito nga pala si kuya, si ate. Sa sobrang pagod nga nitong mga kasama ko sa biyahe, ayan, at napaupo na lang muna sila. Madera, ito na po ang aking asawa at busy-busy na sa pagluluto. Anong lulutuin mo? Are. Anong are? Ah, tonong keso. Tonong keso na are. Pagpunta ko dito sa labas ay bumungad itong ulo at pata na binili ng aking bayaw. Gagawin daw nila itong dinakdakan. Parating nga pala ang aking napakagandang tiya, si Tiya Yule. Kaway! Abalang-abalan na nga ang mga kalalakihan sa pagluluto. Sa pamilya Magsino kasi, ang magaling magluto ay ang mga kalalakihan. Kaya pag may okasyon, kasalan man o reunion, mga lalaki talaga ang punong abala sa pagluluto. Mahadera, magluluto po tayo ngayon ng no-bake macaroni. Ito nga pala yung napili kong lutuin para maiba naman kasi karaniwan ng niluluto dito pag may okasyon ay spaghetti. Medyo magastos nga lang ang ganitong luto pero okay lang kasi paminsan-minsan lang naman at saka birthday naman ngayon ni nanay. Paborito kasi ito ng dalawa ko ding anak kaya ito na rin ang napili kong lutuin. Siyempre, para meron din naman akong niluto na handa ni nanay. O diba, talagang feel na feel ko talaga ang magluto. Siyempre, paminsan-minsan lang yan kaya pagbigyan nyo na ako. Sa sobrang busy, hindi na namin na-videohan yung paggawa ng white sauce. Nalobat na rin pala yung phone ko kaya hindi na namin videohan yung pagluluto ng iba pang mga pagkain. Ito na nga at paparating na nga ang aming nanay kaya ito inaabangan na namin. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Alam ko hindi na 3 beses hindi ako dumaan sa akin! Happy birthday! Hindi ka dumaan sa amin! Pinaligo mo ka! Advance, happy birthday, nanay! Niloloko lang kayo ni kuya kanina eh. Magkayumiyak kanina, niloloko lang kayo nandito na kami.
Lubog kami sa bahay, hindi kami makakapunta. Secret! Secret! Hindi mo alam kung sa kami dumaan. Secret! Siguro dumaan dito. Asan ang wheelchair mo, Nay? Dito na lang wheelchair ni Nanay. Dumaan kami doon, hindi lang kami tumigil. Naliligo ka eh, dumaan kami doon. Sabi naliligo ka daw. Ako niloko ko, nakaiiyak pa kami. May abukado doon sa daan. Happy birthday, Nanay! Happy birthday, Nanay! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Nanay! Ilang taon na, Nanay? Sweet 16. 16 years old? Oh, walang iya ka, Nanay. Wapo nga eh. Buhay ka, umamin ako. Tagap na ganito. Ha? Nasaan yung bait? May lang iyak si Nanay, oh. Imported yan. Lula, baka di mo alam. Came yung bait. Meron pa. Wait lang, may kiraan niya ako. Tag. Alam mo ga ako anong pinunta ko ng bayan at kaya bakit ako'y kataray-taray sa iyo kanina. Pare, kaysa mamamuna ang loob. Inamoy mo si Nanay. Iyak mo! Bakit umiyak, Nay? Birthday mo ah. Nandito kami. Alam mo, hindi kayo mapunta, no? Kala mo, lubog sa bahay yung sa amin, no? Sabi mo, hindi natin. Sabi niyo, siya natin kayo. Eh, lubog nga. Siyempre, surprise! 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 Kung nga po. Ah, si Ren. Eh, ako, hindi niyo. Hello! Hindi niyo ako hinahanap. Anak ko niya, Vincent. Ano? Hindi ako hinahanap. Tapos po. Tapos po, ano? Oo. Nag-iiyak sa sa'yo. Nag-iiyak ka doon. Bakit walang iiyak ka? Bakit kami iiyak? Antone? Wala usok. Happy day. Ayun nga yung oras. Sobrang sarap sa pakiramdam na kahit nasa simpleng paraan ay napasaya namin ang aming nanay. Sana sa susunod na gawin namin ito ay mas bongga na at para mas marami na rin tayong ma-invite. So sa mga hindi po namin nasabihan, pagpasensyahan nyo na po kami dahil biglaan lang po ito at simpleng salo-salo lang naman po. So maraming salamat po sa mga tumulong para mairaos itong simpleng surprise para kay nanay. Thank you for watching mga mahadera!